Hi guys, good morning. Today, nandito kami ngayon sa Pinoy Store sa Chilliwack. A good friend of mine, si Makoy, pinahiram sa akin yung sasakyan niya. Sinama niya ako sa bahay nila para turuan ako mag-drive kasi iba talaga yung way ng pagdadrive nila dito. Even nagdadrive na ako sa Pilipinas, talagang nakakapanibago. So today, nandito kami ngayon sa Pinoy Store sa Chilliwack. Along the highway lang siya papunta dito sa May Sumas Road. So tara guys, silipin natin kung ano yung meron dun sa loob. Tara. Yan yung mga prices ng mga tinda nila. Sardines. Mega sardines. Siya nga pala si Makoy, yung nagpairam sa akin ng sasakyan. Welcome to my guys. Thank you nga pala kay Makoy kasi tinuturuan niya akong mag-drive. Para kahit pa paano mahasa tayo mag-drive dito sa Canada kasi talagang nakakapanibago yung ano pagda-drive dito sa Canada. So today, pakita ko sa inyo yung mga prices dito ng mga tinda. Si for example, yung 555 sardines, $0.98. Yung Spanish is $1.45. Meron din sila mga tuna dito. Century tuna is $2.38. Meron din sila dito mga noodles. Chicken sotanghon, $1.46. They also have some mga biscuits, $4.75. Laki nila pas bacha is $1.46. Meron din sila ditong mga gata, $2.82. And then yung mga rubber chips nila, chippy, $2.55. Meron din silang mga binagongan, mga bagong, mamasitas. Meron din silang mga magic sarap. Meron $2.48. Take note guys, na sila is additional tax pa. Meron din silang mga Duplon, ketchup. So, hindi ka mamamblema kapag halimbawa kapag may gusto kang lutuin. So, yun yung mga pinakita ko sa inyo, yung mga possible na mabibili mo dito sa Chilliwack sa British Columbia. So just in case may kailangan kang lutuin. Kung may mga gusto kayong lutuin na or mga namimiss na pagkain Pilipino, marami kayong mabibili dito. May mga UFCs, ketchup, toyo, yung mga kailangan natin na nakasanayan na lutong Pilipino. Marami kayong makukuha dito. So puntahan nyo lang siya dito sa Chilliwack sa British Columbia. And then mayroon din sila ditong mga frozen foods. Mayroon din sila mga bangos, mga tinapa. Nandiyan sila mga frozen na hipon, pusek, at saka mga iba't ibang mga seafoods. Nandiyan sila mga ice creams. Iba nga lang, wala sila lang Selecta at saka mga ano, meron din silang Goldilocks. So kung namimiss mo yung mga pagkain Pilipino, meron din sila dito mga lumpia wrapper. Kung gusto mong ano, meron din silang longganisa, tocino. At even pandesal, meron din sila guys. Ayan. Kung kailangan mo ng saba, ayan, meron silang saba dito, frozen na saba. Kung namimiss mong magturon or banana cue, pakita ko sa inyo yung presyo ng ayan. UFC banana is $3.33 Canadian dollar. Yung presyo ng kanilang Silver Sun Special Soy Sauce is $3.75. And patis, $3.20. Marami kang mabibili guys dito na mga pagkaing Pilipino. Para lang siyang kung sa Taiwan, kung galing kang Taiwan, para lang siyang RJ or EEC. Pinag-drive ako ni Makoy from Portage sa bahay nila papunta rito.
hirap talaga guys, even nagda-drive ka sa Pilipinas, pagdating dito talagang maninibago ka. Kasi yung klase ng kalsada na meron sila dito, talagang kailangan mong ipalo. At saka yung bad habit mo sa Pilipinas, yung mga nakasanayan natin dyan, lalo na yung ibang mga pasaway na driver, talagang pagdating dito guys, talagang maninibago ka. Hindi siya kagaya nung the way ng pagdadrive mo sa Pilipinas, nasingit-singit ka lang. Dito talaga, masasabi kong napaka-disiplinado ng pagdadrive nila. Hindi ka basta-basta singit ng singit at saka susunod ka sa rules and regulation ng road safety nila. Hindi kagaya sa Pilipinas na talaga hanggat may possible nakakalusot, lulusot ka. Ito yung sasakyan ni Makoy na pinahihiram sa akin para makapag-practice. So, buti na lang may isang Makoy na nagtitiwala para makapag-practice tayo mag-drive. So, ayan na sila. Hi, vlog. Mga parts na. So, ito, pauwi na kami. Balik na kami muna sa bahay. Pero dito mo ko first time nagkaroon ka ng license. And then dati, nung nag-aaral ka mag-drive, pahiram-hiram ka din. Nung dito na. O bumili ka na talaga kagad ng sasakyan? Ah, nakapasa ka na ng knowledge test. Wala ka pa rin sasakyan. May na time na yon, may nasasaglit ka naman na sasakyan para ano? Kakahiram din. Kailangan mo talaga mag-provide eh. Oo. Kasi as part of ano yan, pagka syempre kailangan na minsan may mga ano yung sasama. Sa normal dahil ang dalawa sa sakyan. Yung gaya na. Huwag kang pre-preno doon. Yun nga, doon ako nakakonfuse sa ganun. Yung bang parang kaya ka ano, para doon ka lang mag money obra. Kaya mo itinuloy. Pag dumiretso ka na, idiretso muna. Hindi pa pwedeng ano. Pag nakapasok ka na sa linya, hindi ka gaya sa atin, imamaneobra mo pa rin, pipilitin mo pa rin ano. Yung rules nila dito. Kagaya niyang pagto-turn left ka, kailangan diyan ka sa lane na 'yan. Sa atin naman walang ganyan-ganyan na ano. Doon, nakawin mo lang yung linya ng may linya. Dito pati hindi uso yung masyadong overtake ng overtake na. Oo, hindi din masyadong busi-busina dito. Doon kasi ako nako-confuse nung una. Kakanan ako, iniintay kong mag-green. Yung pala, it doesn't matter kung naka-green o ano, basta pakanan ka, ano, okay lang naka-stop. Kaya pala binusinahan ako sa likod. Sabi ko, bakit ako binusinahan? Ay, nakapula. Yung pala, pwede ka palang kumanan. Tsaka, dun pa ako isa na ako confused. Yung nasa left turn lane ako, inantay kong mag arrow left. Kasi naka-green, hindi ako nag-go. Yung pala, pwede ka na rin noon, ano? Magro-rolling ka. Tapos, mag-antay ka ng safe gap bago ka, ano? Eh, sabi ko, kaya nung minsan sa kayo naman ako kay Brian, sabi ko, ba't kaya si Brian kahit na hindi naka left turn lane na nagle-lep, pwede pala yun. Oo, pero naka-green. Doon ako nakakonfuse nung una eh. Itong sasakay mo, hindi pa natatry i-long drive ng mga ganong kalayo? Wala. Kasi kailan ko lang din ako at tapos mag-winter na nung. Ah, oo nga, mag-winter na nung nakuha mo nga pala to, no? Kadarating ko nga pala nung nakuha mo to, no? Sabi ko nga, sana makachempo din ako ng ganitong ano. At least wala kang iniisip monthly, no? Wala kang obligations na monthly mo babayaran o bi-weekly. Magkano ang insurance ito? Ba't ang mura naman? Anong covered lang doon? Alam ko, di ba nagmamahal yan, depende sa covered na halimbawa ay pag nanakaw yung sasakyan mo. Kung sa aksidente, sino yung sakop? Yung driver lang ba? Or yung ano? Doon ko nga, dami nga ako na-realize na ano, pag ikaw pala nagbayad ng insurance,
kagaya mo, nagbabayad ka ng insurance, may ibang gagamit na sasakyan. Delikado din pala yun, di ba? Kasi unang-una, ikaw ang nagbabayad ng insurance, ibang may gamit ng sasakyan. Tapos nagka-aberya. Kaya naintindihan ko. Kung may taong halimbawa at ayaw magpahiram, naintindihan ko yan. Kasi unang-una, sagutin mo yun eh. Di ba? Naintindihan ko yung ganun. Kasi sagutin mo yung pag pinahiram mo ng sasakyan yung iba, nagka-problema sila, ikaw nasa insurance, sagutin mo yun. Ayun, unless dito. Unless ano? Nadali to dun sa dito banda. Oh. Yung stoplight na yan. Kaya pag ingat-ingat, nadali si Pida diyan eh. Pag ganun, ano nangyari? Na beating the red light. Beating the red light tas bumangga. Hindi. Nakapula na kamo, nandun siya sa gitna, dinuloy niya. Napicturean to. Ah, napicturean to. So, may dumating sa akin na bill. 167 yun. Pero maaga mong babayaran. 142 na lang. Bakit ito binayaran na si Bida? Sila Hari, nadali rin na rin ng gano'n. Hindi mo alam na ano ka, pero kaya mo yun. Napicturean pala yan, mga ganyan, may camera yan. Pa ba tayo 4 days, boy? Bakit? Bakit daw? Sino nandadan? Kasi mga tina. Oo nga. Pero yung... Lahat... Yung dumaan kanina, naka 49. Lahat ng kalsada may ganun bang ano? Hindi, yung mga iba meron. Yan, tapos dun sa may Evans meron. May emoji? Oo, may emoji dun sa stoplight. Na kapag mabilis yung takbo mo, nasimangot. Nagsasad face. Pero kapag normal yung takbo mo, nakangiti. Oo, ngayon ko lang nalaman yung kay Makoy. Hindi ko na kikita yun ng mga nakaraan. Oo. Yan, pag ganyan, yung... Pero pagka yung dito pa lang, tunggal lang sa may... Pag may mga nadaan. May kasi, pero pag pre, okay lang, dumiretso ka na. Pero kapag nakago siya, tapos may mga nadaan, pwede ka lang mag-rolling ka lang ng konti. Okay. Galing na kami dito ni Big Boy. Papunta kay na Ate Rose. So kung yung ganitong mga crossing, pag walang nakalagay na stop, na red, na ganong red stop, okay lang dumiretso. Slow down na lang, ganon. Pero kapag may nakalagay na stop, need mo talagang mag-stop. Gaya dun sa papunta sa normal, diba? Gaya dun sa may Henlong. Oo, sa Henlong. Diba wala? Oo, wala. Kaya nagtataka ako, minsan ako confused ako dun kung i-stop ba ako ano eh. Visitors yan, may parkingan pala dyan ng visitors. So today guys, dito naman kami ngayon sa kina Ate Rose. Yung mga bahay nila guys, ang gaganda. Bale, si Ate Rose nga pala, siya yung pinakang puntahan dito ng mga kasama kong Pilipino pag magpapadala ng pera regarding sa mga documents mo. May mga times na pag ano, sa kanya kami nalapit para magtanong kasi siya yung may idea. So wala doon kayo si Ate Rose diyan. Magpapadala sana yung kasama ko. So babalik na lang kami guys. Na lang kami mamaya kasi wala si Ate Rose. So today guys, nandito kami sa Portage. Ito yung mga sasakyan ng kasama ko. Kay Boss Rani, kay Makoy, kay Miko. Ito yung isang bahay ng mga kasama namin sa trabaho. Gaya nga nasabi ko, almost 40 person kami sa work. Iba-ibang bahay. Iba-iba yung bilang ng tao. Sa amin, 9 person, pero 6 pa lang kami, may parating pang dalawa. And dito, kung di ako nagkakamali, nasa 12 person sila. Kung madalas nyo nakikita dun sa vlog ko, na yung bahay namin, 9 person ang kasya dun, and then dito, nasa 12 person sila dito.
So ngayon pabalik na kami sa Norman, doon sa bahay namin. Ako yung pinagdadrive ni Makoy para ma-practice. Tara guys, uwi muna kami sa Norman. Samahan nyo kami. So today guys, nandito na kami. Kadarating lang namin sa Norman, kakauwi lang namin. Home sweet home. Nandito ngayon si Norris kasi pinapa check niya kay Job yung sasakyan niya. Home sweet home guys. So may handaan kami sa taas ngayon. Uwi na. Ayan, may handaan kami mamaya dito. Ayan. Nagluto si ata ng embutido. May jamming mamaya. And then bumili si Nick Nock ng cake. And then si Bosari na mamarinade ng ano. So dito na kami sa bahay, kakauwi lang namin. So once again, maraming salamat. Shout out kay Boss Makoy na nagpahiram ng sasakyan para ma-practice ako mag-drive all the way to downtown, pabalik dito. Marami kami pinuntahan sa Pina Store, sa Superstore, hanggang sa makauwi sa kanila sa Portage, hanggang sa makabalik. Maraming salamat kasi sa pina-experience mo ako makapag-drive, kahit na paano laking tulong nun sa akin. So kung nagustuhan nyo guys yung today's episode natin, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga next vlog ko pa dito sa Canada. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.